Nagbubuna ng kape ang lola nyo. Konti lang akong mag-asukal, guys. Pero matapang ang kape. Sa kape ako matapang, pero sa asukal din matabang lang. Kain tayo, guys. Ngayon lang ako maghahaponan. Wala na naman kasama ang lola nyo. Nagsosolo na naman. Baka ba? Ganito pala pag tumatanda na ang tao, bumabalik sa ikaw na lamang. Kaya gusto ko noon yung mga apo ko na sa akin lahat eh. Kaso hindi pwede eh. May mga nanay silang kanya eh. Mas mananatili pa din ang nanay kisa sa mga lola-lola lang. Kaya ayoko nang magmahal ng apo ng sobra. Masakit sa kalooban pagka kinukuha ng ina. Pag pinuhon ng ina ay masakit sa kalooban. Totoo nga pala yung sinasabing pag tumanda na, babalik ka sa ito, nagsosolo na lang ulit. Wala ka ng kasama. Alwa ka tulad ko. Solo flight. Ito. Kakain nag-iisa. Nasa kanya-kanyang mga ano, yung isa nasa trabaho. Yung isa nasa kanyang ano ah. Ang ingay ng aking alaga. Sana lagi nang naka-extra pag ako nagbibideo. Nakapaligo na kasi ako, kaya ako na ano mag ano ng kamay. Maaga akong tumigil sa aking ginagawa. Alam nyo guys, yung kung habang kumakain ni ganito, nagbibideo, pampasarap ng kain. Pampasarap ng kain, nalilibang. Siyempre, kumakain ako, dakdak ng dakdak. E di, dire-diretso ang subo. Di ko napapansin, wala na pala akong kanin. Pero pag nandito yung aking isang anak, yung nasa barko, hindi yung kumakain sa kanilang bahay. Dito yung nakain. Kung gusto nyong mag-iinan na dito, na magkasama-sama dito, lahat nagkakainan. Katwira niya ipagnauwila ang siya niya ako nakakasama eh. Kasakasama ko din yung pag nagja-jogging. Kaya lang ako palakad siya patakbo. Pag umuwi yun siya akong kasama mag-jogging. Maglakad-lakad sa umaga.
Ngayon, wala akong kasama. Dito lang ako sa palibot-libot. Pag minsan at ganitong maulan, sa loob lang ako ng bahay naglululundag. Dami ko nang naiipong disposable. Tatamad na akong tumayo eh. Meron dito. Di. Nakabalot yun. Kasama ng pagkain yun. Nakabalot sa plastic. Nakabalot sa ano ah. Kaya pagka ano ah. Ako na yun. Tatamad akong tumayo. Kumuha ng kutsara eh. Binibidyo ko lang guys para kahit pa paano meron akong content. At saka para mapasarap ako ng kain. Kasi pag ako'y nagdadadat ng ganito, napapadami ang kain ko. Pero pag ako'y nagkumakain ng nagsosolo lang, kalimitan, hindi nga ako nakakain. Kung di gutom na gutom. Misa kung ano lang makakain, kahit tinapay lang, nagagilap ako nakakain ng tinapay. Sarap guys yung luto nung anak ko. Ginataan na yung tinatad na maliliit na hipon. Tapos nilagyan niya ng gabi saka ginataan. Yung dahon ng gabi. Sarap. Tawag namin dito sa hipon na yun ay yap-yap. Ginagawang okoy. Pag ako'y nabili nung ginagawa kong okoy. Mukbang. Tingnan nyo guys, kakaunti na ang kanin ko. Mauubos na. Pagka kung pag hindi ako nag-uusap ng ganito, may kumakagat na lamok. Alam mo guys, ako, kahit ako'y nasa, ano ah, sa bayan, o sa mga Jollibee, hindi ako kumakain ng may natitira sa pinggan na kanin. Kahit isang butil na kanin, ubus yan. Kapag kayo mga kasama ko, mga apo ko, at may mga tira-tira, ubusin nyo yan. Sayang yan, binabayaran nyo yan. Sanay kasi ako nun sa mga andako. Pag kumakain yun, wala talaga, hindi kayo pwedeng tumayo sa pwesto nyo hanggang hindi tapos lahat kumain at hindi ubos lahat ang pagkain. Hindi ka pwedeng magtira sa pinggan. Ganyan na ugali ng lolo ko noon. Kahit nung kami maliliit pa sa tatay ko, ganun din ang tatay ko. Nakaupo kami sa lapag. Hindi kami sa lamay sa nakain kasi ang dami namin magkakapatid eh. Sa lapag kami nakain. Tapos hindi ka pwedeng tumayo pag hindi tapos na lahat ang pagkain ng lahat. Tatayo ka lang pagkatapos ng kumain at maghuhugas na ng pinggan. Ang ano ng tatay ko noon sa pagpapalaki sa mga anak. Talagang wala akong masabi guys. Napakabait ang tatay ko. Talagang siya ay pinalaki din niya kami ng
sa maganda, hindi siya ano ah. Kagaya ng ibang magulang na masyadong marahas ang mga anak, palapalo. Ang tatay ko, hindi na mamahalo yun. Hey guys, ubos ng kanin ko. Tingyo sa idya. Sabi pare yung hinihibod ng pusa. Aba, mahal ng bilihin ngayon guys, di ba ka? Ultimo isang butil na ano pang hihinayangan mo? Noon pag ako'y nag-aani sa palayan eh, talaga simot yun. Yung mga nalalaglag na palay. Talaga kumukuha ako ng damit, dinidipi kung ganyan, dinidikit ko. Sayang eh. Yan, ugali na yung lola, mahinayangin. At masyadong maarimuhan. Lahat pinag-aarimuhanan. At sige guys, bye-bye na. Tapos na akong kumain. Love you all. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye guys.